sa inyo yung mga bag collections ko. And disclaimer lang guys, wala akong pinagyayabang. Wala akong tawag nito. Lahat ng ito ay bunga ng paghihirap ko sa UAE. At lahat ng ito ay bayad ko na. Charot! So yun guys, wala lang ako may vlog ngayon sa pagbabalik ko, pero gusto ko lang naman i-share sa inyo, since naman na nawala ako for 2 months na mahigit. So yun, gusto ko lang naman na i-share sa inyo yung mga blessings na natanggap ko noon while I'm still working in UAE, na talagang guilty pleasures ko siya, kasi talagang dugo naman at pawis ang puhunan ko dito at katarayan. So yun guys, gusto ko lang naman malaman ninyo na kahit OFW ka man o kahit ano man, eh you have still the time na tawag nito na magkaroon ka ng time mo sa sarili mo. Hindi yung pwede work. No. Kailangan mong talagang maglaan ng oras para sa sarili mo. Diba? Para maging masaya ka kahit paminsan-minsan. Kahit Jollibee man yan, kumain ka lang sa Jollibee o sa any fast food ng gusto mo. Kahit once a month lang, kasi bunga, yung sweldo mo na yan, yan yung bunga ng pinaghirapan mo. So, yun lang naman guys, gusto kong i-share sa inyo ngayong araw na ito. Thank you! So, sa una natin ngayon is itong favorite ko na tote bag from Dior. Yan siya. Apat yung meron ako nito. Actually guys, disclaimer lang ha. Hindi ako nagpapayabang o nagpapaano dito, kasi dugo at pawis din ang puhunan ko dito sa nung nag-abroad ako. So yun, itong una-una kong bili ng tote bag sa Dior. So yun siya, si napakaganda, napakakapal niya, kaya na-in love ako. Mahilig ako sa tote bag, to be exact, kasi marami kang malalagay guys, buong kwarto mo malalagay mo dito. So yun, so mahilig talaga ako dito. Tapos yung isang design na gustuhan ko din sa Dior is yung simple lang siya. Ito, may story. Ayan. Actually nung binili ko to, nakita, ewan ko kung sino artista ang meron nito. I think si Chris Bernal, kung ganito yung tote bag niya. Actually ito yung ano ko, yung pangalawa ko, kasi simple lang siya, very minimalist. At ito yung panglaban talaga guys, talagang nakakaloka talaga. So ito yung favorite ko na tote bag from Dior. Meron pa akong dalawa doon sa baba, yun yung bigay ko sa kapatid ko. So yun, ito yung tawag nito, ito yung pang third na sahod ko sa UAE nung nag-abroad ako. So yun. Tapos for backpack, ito guys ang pinaka gusto kong backpack sa lahat. Ta-daan! Ayan siya. Ang dumi-dumi na ng mga alo, ng mga dustbag. So yun, mahal na mahal ko tong backpack, kasi ito yung unang sweldo ko sa UAE na binili ko for myself. Sobra akong nasiyahan, sobra akong nakyutan dito, kasi limited din edition ito ng Louis Vuitton. So yan guys, napakaganda, di ba? Napakaano niya, tapos ang laki-laki niya. Tapos very social siya. Actually hindi ko pa kinukuha yung ganito niya. Kasi sabi ng ano ko, pagbilan ko nito, baka daw ma-deform kapag may isisip or napabayaan. Actually minapabayaan ko lang nga siya. So dalawang beses ko lang to sinuot.
Tapos, ayun na na, medyo na ano na ako. Pero until now, gustong gusto ko pa rin siya. Kasi yan, tingnan yung design niya. Napakaganda, di ba? So, yun. Tapos, may mga collections din ako na LV Nigo. Ang LV Nigo na to, guys, ay tawag nito. Galing na inspired akong bilhin nito dahil kanila Bright at Win. Sila kasi ang endorser ng LV sa Thailand. Ano ba yun? Ayun. Ito ay ang soft trunk. See? Maraming beses ko na itong sinuot. Ayan. Talaga maraming beses itong napakinabangan ko. Marami na din akong deals na nasara. So, yun. Ito, ang tawag nito, binigay lang sa akin ito ng friend ko doon na lokal sa UAE. So, yun. Tingnan mo. Kaya, memorable to at lagi ko ito ginagamit kung saan ako magpunta. Actually, sling siya ha. Sling siya, hindi siya ano. Ito yung sling niya. Yung maingay, yung parang ano. Ayan, yung bakal. At very intricate talaga yung ano kasi bawat bakal niya may LV na naka-engrave. So, yun. Thank you sa nagbigay sa akin. Tapos, hindi pa rin nagtatapos. Dalawa lang naman ng LV Nigo ko na ano. Ito, binili ko for myself. Ayan. Napakabigat pa. Ito yung dust bag. Actually, pwede siyang sling. Pero, minsan talaga, kapag nagmamadali ako, o ano, ano lang siya, ganito lang siya. Talagang, parang, ano lang, tawag nito, yan lang siya, ganyan lang siya. Yan. Ang ganda din ito. Yan yung mga straps niya. Straps. Strap. Yan. At pwede mo siyang talagang, yung palengke. Yun. Ito ginagamit ko din doon minsan sa UAE kapag lumalabas ako. Actually, bago ako umalis ba or bago ako tawag nito tuluyan ng lumisan sa aking dating company is talagang pinadala ko na lahat ito sa aking kaibigan. So, thank you Jack sa pagpadala ng mga bag ko. Tapos, medyo madami to guys. Tapos, ano pa ba? Ano pa bang next ko? So, ito na nga. Sige na nga. Ito yung kinabaliwan ko. Ito yung hindi ako makatulog. Ito yung talagang nung una ko palang kita. Kasi una kong kita nito yata. Ewan ko lang kung si Kim Chu o sino man. Basta, yung una kong palang kita nito talagang gustong gusto ko. Sabi ko, I want that one. So, bumili ako. Hindi ko na, at siya tinanggal ko na sila sa mga box kasi para tawag nito, para madali lang silang buksan. Ayaw ko ng ano. So, ito ang LV on the go. Ayan siya. So, yan. Ang LV on the go. Diba napakaganda? Yes. Ito talaga ang iniyakan ko ng kailangan ko by this ano. Meron ako nito. So yan. Napakaganda niyan. Sa akin din yan. At walang mga aangkin dyan. Pwedeng hiramin pero hindi pwedeng aangkin yan. So yon, paborito ko ito. Hindi ko, wala pa kasi akong mapaglagyan dito sa kwarto ko. Kasi maliit lang naman yung kwarto ko. Pero, tingin mo, napakaganda, diba? Napakaganda niya. Napiloopy nga lang. Pero, ewan ko yata kung saan yata napunta yung ano niya. Yan. Napakaganda nito talaga, promise. At syala-syala talaga kapag sumuot ka. Tapos, ang next natin is, nung pagpunta ko ng ano, ng tawag nito, ng Louis Vuitton, may nakita ako at talagang nagpawaw sa akin.
At sabi niyang seller, maganda daw itong pang-collect. So, ang ginawa ko, tinago ko yung resibo. Yan yung resibo niya. Hindi ko napapakita yung price, pero chisun lang siya. Ganyan lang siya. Lagay ko lang siya dito. Ito yung ingatan ko. Kasi, parang limited edition na siya ngayon ng LV on the Golden. Tignan nyo. Tignan nyo how intricate this was. See? It's an LV on the go na cloud. Actually, hindi ko pa siya nagagamit. Eh, ganyan siya. See? Napakaganda niya. Napakaganda niya. Ayan o. Sobrang ganda. So, yun. Minsanan ko lang, hindi ko pa to actually na tawag ito na napapasyal, if ever. Hindi ko pa siya napapasyal. Pero, maybe soon, mapapasyal na din natin siya sa labas. At ma-appreciate ang kanyang beauty. Tapos, ito naman ang favorite ko na lalagyan ng mga toiletries. This was a gift from my friend no sa UAE din. See? Ang ganda niya. Simple lang siya. Sky blue. Yung very simple lang. Very intricate yung ano niya. Tapos, ang good thing is, ayun o, marami siyang card slot. Yan, pwede siyang toiletries, pwede siyang ano. Kasi minsan, nakikita niya, napapansin niya kasi, na marami ko nilalagay na po, mga ball pen, mga perfume, mga, tawag nito, kung ano, mga sanitizer, alcohol, moisturizer sa hands, or hand cream yun. Dito ko nilalagay, kasi nga, sabi niya gano'n, napaka-disorganized ko ito na tao. So, yun. Tapos, ano pa ba? I have also some belt bag. Na unang bili ko kasabayan ng on the go ko. So, yun. Ta-da! Black siya. Para kang maniningil ng utang, diba? Napakaganda. Ayan, black to black. Ayan. Ang ganda-ganda nito, promise. Kaya mahal na mahal ko to. Actually, bumili ako ng mga bags. Let you show na everyone niya, excuse me, I'm na galing akong abroad, parang ganito, ganyan. No, I'm not. Para ding investment mo to, guys, sa sarili mo. So, yun. Tapos, may dalawa akong shoes ng LV, pero isa na lang papakita ko kasi nandun pa yun sa kabilang kwarto. So, ito. Ito siya. Itong bagong shoes ko. Ito yung talagang tiis ganda. Kasi sobrang sakit sa paa. Pero maganda sa mata. See. This is my LV. Ano ba ito? Stellar Sneaker. Yan. Ito yung 3 months kong sahod sa UAE. Bango nang pa ako. Ayan o. Nag-rainbow-rainbow siya. Diba? Napaka ano. At be, take note. 2 beses lang yan sinuot. Ayan. Bukod pa sa mga Jordan, eh meron din akong 2 nitong sneakers. Actually, yung isa, binigay ko sa friend ko. Kasi, tawag nito, hindi kasa sa akin. Pero, binigay ko na lang mo sa friend ko kasi naman nandito yung ayaw ko naman na marami akong tawag nito marami akong gamit na inuwi. And then, second to the last na binili ko sa sarili ko is, this is a memorable one.
this is a very memorable one for me. Kasi ito yung huling sahod plus tawag nito mga nakuha ko nung nagtatrabaho pa ako. At mahal na mahal ko to. Kasi Tay, ewan ko na lang Tay, yung luggage. So yun, itong luggage na to ay sobrang naiyak tuloy ako. Well, ito talaga, akala ko hindi ko mabibili to kasi nga natanggal lang ako sa work. Pero I tried my best na nag-ipon na gano'n pa bago ako umuwi dito. Sabi ko, kailangan kong bilhin yung LV na luggage na yun. Kasi nga, when the time comes, baka makapag-travel na ulit tayo. Tapos, yun na sa isip ko, kailangan ko talaga mag-travel. Kailangan ko pumunta ng Thailand, kailangan ko pumunta ng ibang bansa. Charot. So, yun. Bakit gusto kong pumunta ng Thailand? Alam nyo naman na guys. Alam nyo naman sa previous video ko, sa videos vlogs ko na fan ako ng Bright and Win. So, yun. Talaga. So, gusto ko itong una kong gagamitin kapag nag-abroad ako na for leisure lang, hindi for work. And then, lastly, dito ako nabaon. Dito ako nabaon sa utang. Charot. Pero wala na akong utang, ha. This is, hindi ko alam kung 20 cm to. Dito ko na talaga, girls, ang buon sa utang talaga, guys. Pero, if God's will, if God's way. Diba? So, this is my Hermes Birkin. Na maliit lang. Ito na to, hindi to real. Bigay lang to sa akin ng friend ko. Ayan. Hindi to real. Pero the bag, this is a limited edition din to na 20 cm. Dalawang beses ko lang to nagamit. At hindi ko na maibalik sa tama yung ano, yung ganito niya. Dito pala yung susi. So, yun. Yan na siya. So, siya natin. Actually, sobra, marami na cute dito sa bag. Kasi, napaka-intricate lang niya. And then, hindi ko alam kung Togo leather ba to. Or, ano ba sa, sobra niyang ganda. Mura ko lang to nakuha. Pero, actually, marami akong discount na ano ko dito. Ayan siya. I'm so proud. Ayan. Kasi ganito daw talaga dapat. Kapag Hermes Birkin. Yung pinapalabas mo yung pakpak. Parang pakpak. So yun, tignan nyo, napaka-flawless yun pa rin talaga. Talagang sobra akong iningatan to. Mas mahal ko pa ito sa buhay ko. So yun, sobra akong na-inlove, sobra akong na-amaze nung nakita ko. At sabi ko, I think kaya kong bayaran. I think parang kaya ko siyang pag-ipunan. So, tawag nito, nung time na yun na I have pwede na ako magpang down payment. So, ginarap ko na. Sabi kong ganun, keep me at least 3 months to pay para sa bag na ito. Napakaganda, diba? Mahal ko to. Mahal ko mga anak ko. Para ko na siyang anak. So, yun lang guys. Ang ating bag na ipapakita ko muna kasi meron pa akong iba doon sa kapilang kwarto. Ayaw ko naman na mag ano tayo tawag nito mag-exceed sa
mahabang vlog. So, na parang napaka-boring din naman na yun. So, yun lang guys. Yun lang ipapakita ko sa inyo mga bag collections ko. Na, tawag ito na, sila yung dahilan kung bakit ako masaya. Tapos, mga guilty pleasure ko sa sarili ko at mga regalo ko. Now, siyempre, you have nagtatrabaho ka sa abroad, yes, but you also have to spend some time for yourself para maibsan yung kalungkutan mo dahil ikaw lang mag-isa sa abroad, parang, di ba, you have to also to pleasure also yung sarili mo when it comes to other things. So, marami na din akong pinamigay, marami na din akong inano, tawag nito, na let go. At marami din akong naibenta kasi sobrang sikip na talaga dito, promise, sa bahay. So, yun yung purpose kung bakit ko kinip ito kasi may mga memories sila na to be cherished. Kaya, gustong gusto ko sila at ayaw na ayaw ko silang let go. So, lalo-lalo na itong maleta na to talaga, promise. Itong maleta na to. Sobrang bigat. Yun yung alam mo yung feeling na nawalan ka na ng pag-asa, nawalan ka na ng lahat-lahat, parang give up, nung parang nawalan ka na ng kumpiyansa sa sarili mo. So, yun yung ginawa ko. Binilig ko itong maleta nito para, siyempre, para maibisan ko din ang sarili, ang tawag nito, ang kalungkutan ko nung nawalan ako ng trabaho. So, yun lang naman guys. Thank you for enjoying. Thank you for still subscribing to my channel para mawalan din ng bagot sa buhay. So, yun lang naman guys. Thank you. I hope na may natutunan kayo sa mga self pleasuring sa mga gamit at mga guilty pleasures ko. So, yun. Thank you guys. I have